Hello guys, welcome back to my channel. So mag-unbox tayo ngayon ng isang tools guys. Ito ay yung torque wrench. Okay, so i-unbox natin to at titignan natin kung worth it ba yung pagbili natin ng torque wrench na to. So napakahalaga nito pag kayo may sasakyan, okay, para hindi nyo ma-over tighten yung inyong mga bolts sa gulong, lalong-lalo na, no? So ako naranasan ko na kasi, nabalian ako ng bolt sa gulong. Mahirap mag-ayos ng pagka nasirahan ka kasi kakalasin mo pa. So mas maganda na yung sure ka, meron ka nitong torque wrench para pare-parehas din yung higpit ng inyong mga tornilyo sa gulong. Kaya pare-parehas at pantay-pantay. Kaya mas maganda meron kayong ganito. So must have ito pagka mayroon kayong sasakyan. Kasi pag nagpapaayos kayo ng gulong or sa mga vulcanizing, basta na lang nilang hihigpitan yon ng tansyahan lang guys. So hindi nyo alam, baka ma-over tighten or malawag. So wala sa specification. So yung kung anong higpit or yung unit or kung ano gaano kahigpit is nasa inyong manual. Ang makikita nyo yan, naka-specify doon kung anong ilang newton meter or feet pounds na kailangan i-set nyo sa inyong torque wrench. So umpisa muna natin i-buksan itong ating pinaka torque wrench na to. I-unbox natin guys. Tingnan natin kung worth it ba sa pagbili natin ng torque wrench na to. Okay. So nabili natin siya around 1,300 plus. So try natin i-unbox. Yan. So meron siyang hard case. Kagandahan niya is may hard case siya. Naka bubble wrap. Ayan. Okay guys. So ito siya. Yung brand nating nabili is FLYMAN. Okay, hindi ko ito pinopromote. Wala akong in-advertise. So ito lang yung brand na nabili ko talaga, FLYMAN. So 5-in-1 siya, adjustable torque wrench. Itong torque wrench na to is na-meet niya yung plus and minus 4% na accuracy requirement. So ito ay half inch drive, no? 28 to 210 newton meter. So dito sa package na to, meron na siyang kasamang extension at saka tatlong socket na sizes 17, 19, saka 21. At saka yung ratchet na mismo. So buksan natin kung anong laman. Okay guys, so dito sa loob, ito yung ating conversion table pala. Kasama na dito sa loob. So madali lang. Pagka newton meter or foot pounds, may conversion na kayo sakasakali. Pagka yung titignan sa conversion table. So nandito na. Hindi mo na kailangan mag-compute. So conversion table. So ito na yung pinaka ratchet niya mismo. Okay. Mabigat siya guys. Mukhang quality. Talagang quality. I mean talagang maganda. So first impression. So may tatak siyang FLYMAN dito. USA. Mabigat. Metal na metal. Saktong-saktong sa paghigpit ng gulong. Yan. So, dito, ang nakalagay is newton meter. And then, sa likod is kilograms. Yung kanyang measurement. Ayun ko kung makikita nyo, pero ayan siya guys. Oh. Alright. So, newton meter. Tsaka kilograms. Yung iba, foot pounds ang nakalagay dito. Pero okay lang kasi meron naman tayong conversion. So, dito sa conversion, malalaman nyo kung ano at ilan ang ilalagay nyo. Pero mag-refer muna kayo sa manual ng inyong sasakyan para kung ano yung nakalagay na settings or specifications para sa torque ninyo sa inyong mga gulong or kung ano man yung hinihigpitan nyo. So, mas maganda mag-refer kayo sa manual mismo bago nyo iset ito. Okay, so sabi ko okay, then igay muna natin dyan. Ito yung kasama niya,
17 mm, tsaka 21 and 19. Okay, so tatlo ang kasamang socket plus the extension. Ayan. So mabigat siya guys, talagang maganda, stainless. Then lagay nyo lang ganyan. Then karamihan naman size 19 sa gulong is ito. Ayan. So set nyo lang yung torque nyo kung ilan. Ito pala guys is yung pagka kinakalibrate na siya. So dito sila nag-a-adjust. So wag natin pakialaman yan, lagay lang natin yung pinaka cover nya. Ayan guys, dapat itong wrench na to wag niyo binabagsak kasi kapag bumagsak siya, it's possible na mawala siya sa kanyang pinaka torque yung calibration. Kaya maigi wag natin siyang ibabagsak guys. So kailangan careful tayo sa pag-operate nito. Okay, so kung makita niyo yung kanyang pangalan na Flyman guys, hindi siya naka, parang laser printed lang siya. Then halimbawa mag-set tayo ng back to zero muna natin guys. So mag-set tayo ng halimbawa Newton meters. So nag-uumpisa ito sa 28 Newton meters. Okay. Then halimbawa mag-set tayo ng 56. Rotate nyo lang ng clockwise. So yung 0, yun yung pinaka reference natin. Doon tayo mag-start. Okay. So 28, 29, 30, 31, 32, 33. Yan. So ganyan lang siya. Mag-add ng isa bawat line na makikita nyo. So halimbawa nagtapat na yung 0 doon, 42 naman siya. Okay. So 42 Newton meters na. So ikutin niyo ulit. Next is 56. So halimbawa 56, kailangan mag-meet sila ng 0. Yan. So 56 Newton meters naman na yan kasi nandito na ulit yung 0. Basta yung 0 is tumapat doon sa pinakagitnang line. Yun na yung pinaka-reading ng torque ninyo na kailangan. So ilalock niyo lang dito guys ng pakanan, para hindi na gumalaw itong handle niya. So lock nyo lang dito sa ilalim. Then pagka re-reset nyo sa 0, pagkatapos nyo gamitin, release nyo lang ito pakaliwa. Then minus lang pababa. Okay, reset nyo lang pabalik sa 28. Ayan. So untayin nyo lang yung 0. Yun. So tumapat na yung 28 natin. Then secure lang. Yan. So yan guys, ganun ang paggamit ng torque wrench. So sa quality, okay na okay. Mabigat. Okay? So bakal na bakal. I mean talagang may ano siya, may magagamit mo ng matagalan. So kailangan lang para hindi ma-out of range yung calibration, always put back to 0 sa 28, yung pinaka default niya, para hindi ma-out of calibration siya guys. Okay guys, so dito sa selector knob niya, so pwede nyong pihitin to ng left. So yan is kung papaluwag ka. Then right, pihitin nyo lang doon. Then that is kapag pahigpit ka na. Okay guys, so ngayon na tanggalin muna natin itong cover ng ating gulong para ma-access natin yung ating mga stud bolt. Okay, so ngayon ito na yung pinaka-access natin dito sa mga stud bolt natin. So gagamitin natin ito ng torque wrench. So pagtanggal ng mga gulong nyo guys, huwag nyong gagamitin yung pinaka-breaker bar yung ating torque wrench. Gumamit kayo ng ganito, breaker bar guys. So ito yung talaga yung pang magandang pantanggal. Huwag yung ating mga torque wrench kasi hindi tatagal ang buhay ng guys. Okay? At isa pa, mawawala siya sa calibration.
So hindi siya design para magluwag ng tornilyo, kundi design talaga yung ating torque wrench para mag torque ng ating mga tornilyo sa ating gulong. Ito na lang yung ating torque wrench. So gagamitin natin siya ng extension para hindi tayo sumabit dito sa gilid ng ating gulong. So 19 mm yung ating tornilyo. Okay, so dito guys, isiset natin ngayon yung ating torque wrench ng 120 Nm. Okay, so sa ating manual, pag nag-refer kayo sa or sa inyong manual, makikita nyo yung kung ilang torque wrench ang allowed sa ating mga dito sa stud bolt na to. Okay, so katulad sa akin, ayan, nandyan sa screen, yan yung allowed na torque wrench sa akin. So gagamitin ko is Newton meter. So 120 Nm. Okay, so pag hinigpitan natin yan guys, may maririnig tayong click na sounds. Ibig sabihin, yun na yung maximum torque na allowable na nakaset para sa stud bolt natin dito. Okay, so wag na natin pipersahin na lagpas pa doon. Okay, so yung click sound na yun, yun yung pinaka reference na dapat huminto na tayo sa paghigpit ng ating mga tornilyo dito sa stud bolt na to. Okay, so set natin muna sa ating 120 Nm. Okay, so naka zero tayo ngayon, kung I don't know kung nakikita nyo to, pero sana makita nyo. So luwagan natin yung pinaka nut, lock nut nya, then from zero slide pa kanan itong ating timbol na tinatawag nila, twist nyo lang pa kanan. Okay, hanggang ma-reach natin yung pinaka 120. Hanggang tumapat yung 0 sa 126, ah, then mag minus 4 na lang tayo. Kasi yun yung pinaka malapit na reference natin dito eh. So according sa ating manual, 120. So ang sumunod dito is 112 at saka 126. So pwede rin naman sa 112 guys. So itapat natin sa 112. Mag-add na lang tayo ng 8 na guhit pala para sa ating 120 na sakto. Okay, so ito is ayan. So yung 0 nakatapat sa ating 112, nakatapat na siya. So mag-add tayo ng 8 para maging 120. Okay, so ayan. So 0 plus 1 2 3 4, yan, 4 5 6 7 8. Okay, so from 112 nag-add tayo ng 8 is around 120. Okay guys, so sure tayo na 120 na yan. So ngayon higpitan nyo dito sa pinakalock natin sa ilalim. Okay, para hindi mag-move yung ating timbol ang tawag nila dito sa round na to. Okay, so try natin guys, ha. Yan, so pag naghigpit kayo, tapatan guys, ha, dito then doon. Okay, so tapatan lang, wag yung dito din tabi dito. So try nyo, pakinggan nyo yung pinaka reference sound ninyo na click na dapat huminto na kayo. So higpitan ko siya guys, ha. Ayan. So prepare ko ng pakanan. So pahigpit tayo. Ayan. Yun guys. So yun yung pinaka reference na click sound. So dito naman tayo sa kabila. It means na reach na natin yung pinaka allowable torque natin na 120. Yun. Then sa tapat naman, kabila. Yan. Sorry. So, pakita ko lang na pumipersa tayo. So, alalay lang dito para hindi dumulas. Okay. Yun. Then, ito naman. Tapat nga sa baba. Pero sa pababa. Yun. Then, ito sa baba natin. Set natin. Torque din natin, guys. Okay.
Yun. Okay. So, okay guys, so yan yung sample na pinaka-reference nyo. Pagkatapos marinig nyo yung click sound, doon na dapat kayo huminto na maghigpit. So, yun yung pinaka-reference nyo. Sana nagustuhan nyo yung aking pag-share ng kahalagahan ng ating tools na to, na torque wrench para sa ating mga gulong. So, yun lang po. Hope you like it.